Ayun guys, hello, what's up? Nagbabalik na naman sa inyong harapan ng mag-ama at siyempre ang gagawin natin ngayon is Unboxing! Mag-unboxing lang ngayon ha. This is part 4 unboxing but it's now bug. Yes. Mag-unboxing kami ano. Bale ito guys, ang unboxing na gagawin namin is A few moments later. Okay, ang unboxing na gagawin namin, ito yung ginagamit kong mga equipments as a photographer. Okay, kung hindi niya natatanong, isa po akong photographer. Okay, ano ba? Experience, ganyan. Experience photographer. So, nag-i-event din ako, ganyan. Portraits, landscaping. So, yan. Papakita ko na sa inyo guys kung ano yung mga ginagamit kong equipments. Okay? At tip ko sa inyo ha, hindi nyo kailangan bumili ng mamahaling camera. Okay? Ng pinakamahal na unit pa yan, kung Canon pa yan, or Nikon, or whatsoever. Para masabi nyo sa sarili nyo na kayo ay isang pro. Or let's say, professional photographer is yung marunong ka sa composition. Tsaka yung ano na rin, dapat maganda yung output na ibinibigay nyo doon sa client nyo. Especially pag hinire kayo nila, hinire nila kayo as a photographer ng kanilang event. Okay? So, dapat maganda yung deliver ng mga pictures nyo sa kanila, syempre. Kasi ang picture guys, ano yan, remembrance yan sa kanila, okay? So, kailangan maganda yung ibibigay nyo para sa kanila. Oh, let's see, a camera! This is what I do in the first place. Okay, ginagamit ko for the event. Okay. So, ito siya, Canon 70D. Tapos, ang lens na gamit ko ay EFS 1755mm. So, mostly ginagamit ko siya for all around. Plus, ginagamit ko rin siya for wide angle. For pag mga group shots, yan, ito ginagamit ko. Pwede rin naman siya pag mga pang close up niya, pag mga solo, pwede rin naman. Pero since na short range kasi siya, so 1755 lang, maiksi lang yung ano niya. So kailangan mong lumapit dun sa subject para ma-achieve mo yung gusto mong shot sa kanya. Meron din siyang battery grip. Okay. Ginagamit ako siya ng battery grip para kumbaga mas mahaba yung lifespan ng battery niya, especially pag nasa event ka, halimbawa wedding, ganyan, para hindi ka karga ng battery mo pag in case na malawbat yung isa, ganyan. So, kumbaga pang long lasting ba. So, dalawa yung kabitan niya ng baterya, yan. And this is powder! So, ginagamitan ko rin siya na silica gel. Okay, since nasa storage box naman siya, mas okay pa rin na gamitan mo pa rin siya na silica gel para hindi siya pasukan ng amag or moist, ganyan. Para yung lens nyo is malinis pa rin siya para hindi siya inaamag sa loob. Especially pag ganito ang weather mo dito sa Pilipinas is tropical. So, syempre uulan, iinit, ganyan. So, parang may tendency siya na magpapawis, ganon. So, this is another silica gel. Next is flash. So, gumagamit ako nitong Godox TT685. Yan yung ginagamit kong flash. Tapos, apat din yung AA na battery niya. Yan. Also, another silica gel. Okay, next guys naman itong isa kong lens, Canon lens EF50mm 1.8 STM. Bali ang aperture niya is 1.8, so pagka ang subject mo is kumbaga very close siya, solid yung pagka-bokeh nito sa background niya, kumbaga super blurry talaga siya. So maganda to pag yung mga parang ang datingan niya is parang kumbaga sa mga micro shots ganun. Very detailed yung picture niya pagka chinek niyo siya, pag ipaginamit niyo. Next guys, yung
tawag dito? Yung isa ko pang flash na ginagamit, Yongno. Wait. Yongno YN565EX2. Yan. Bali kasi dalawa yung camera na ginagamit ko. Okay. Also battery. So tag-isa sila ng flash. Also free Canon. Ako guys, suggest ko lang ha, mas maganda mag-invest kayo ng lens, okay? Sa body nung camera, okay lang kung anong unit ang meron kayo. Ang importante is yung lens. Okay, pero kahit yung mga pang beginner na lens or yung mga kit lens na sinasabi nila, okay lang yon, pwede nyong gamitin pa rin yun. Ma-achieve nyo pa rin yung magandang output nun. Pagdating sa editing, basta makukuha nyo pa rin ng maganda yung picture kahit na kit lens lang yung gamit nyo. Pero syempre, pagka nag-upgrade ka na, nag-start ka na mag-upgrade, dun muna mag-start mag-invest ng mga lens, ng body, ganyan. Kumbaga, mas naging convenient yung mga shot, yung functions ng camera tsaka yung shots nyo, syempre iba pa rin yung talaga yung pagka mga mamahalin talaga yung mga unit na gamit nyo. Pero at the end pa rin eh, it doesn't matter naman din dun sa magiging output ng mga pictures nyo para dun sa client, kasi syempre si client naman hindi naman niya iisipin yung kung anong unit yung ginagamit ninyo eh, kung anong klase ng camera yung ginagamit nyo eh. Ang importante sa kanila is maibigay nyo na maganda yung mga pictures nyo para sa kanila, kasi magiging remembrance nila yun. Okay, so balik ulit tayo. Next naman natin itong mga batteries ko. Ito guys, yung nilalagay ko sa sa battery grip ng mga camera ko. Ito. Yan. Apat na ganyan. Yan. Apat na piraso. Tag dalawa. So ano bang ano nito? Depende kasi, isa kasi gamit ko, BBTAR, depende sa klase ng ano. Itong tatlo Canon gamit. Ito tatlong ito Canon, ito BBTAR. Ang model niya is VIV-CB-E6N. Yan, tama kita. Yan. Yung isa naman, yung Canon ko is LP-E6. Yan ang gamit ko sa na battery ko dito sa 70D. So, eto guys, yung isa ko pang unit na ginagamit. Ang body niya, EOS 60D. Tapos, ang lens na gamit ko dito, sabi nila pang Canon zoom lens EF70-200mm. Yan. Ito guys, walang stabilizer to ha. Ito yung mas mura ng konti doon sa merong stabilizer. Ito, ginagamit ko to sa wedding. Usually, sa mga candid shots, maganda siya. And then, sa sports photography, nagamit ko rin siya sa Iron Man. Yeah, this is Iron Man. Iron Man 70.3. Hindi si Iron Man nung nasa Marvel, ha? Okay, kasi meron nun triathlon, swimming, biking, yan. Maganda siya for mga long distance range. Makukuha mo talaga siya ng malapitan sa haba ng lens niya. Talagang magnify siya into 200mm. So kahit malayo yung subject mo, makukuha mo siya ng maganda pa rin yung output. Hindi mo kailangan ng malapitan pa yung subject. Kumbaga, steady ka lang. So, ang problema nga lang sa kanya is, pagka, siyempre, malapit yung subject, ang tendency, talagang zoom in na zoom in talaga yung gusto mo kuha na siya sa mukha, tutok na tutok talaga siya. So, might as well, lumayo ka para makuha mo ng maganda yung subject. Kung gusto mo ng whole body, lalayo ka talaga para makuha mo ng tama ng gulo para dito sa lens na ito.
maganda dito sa lens na to talaga is malinaw siya kahit i-magnify mo siya, kahit malayo ka or malapit ka, talagang solid yung details ng picture niya. Ganon ang pinakaiba naman niya dito sa 17.5. Ito kasi pang wide. Pwede ito sa mga group shots. Dito mahirap kang mag-group shots dito kasi masyadong malaki tong lens na to. So kumbaga totok na totok ka talaga. So halimbawa kung style mo ay paparazzi, ganyan. So okay tong lens na to, itong 70-200 na ito. So kahit malayo yung subject mo, makukuha mo pa rin siya ng maganda. Bali guys, ang aperture nito is 2.8 ha. So medyo blurry pa rin talaga yung background niya, solid pa rin talaga. Also there is more chat. Also there is more silica gel. Silica gel. There is more silica gel. Alam nyo guys, itong silica gel na to, nagkala talaga to sa bag eh. Marami yan eh. Pantanggal ng ano kaya, pantanggal ko ng moisture at saka ng amag, mga ganyan ba? Kaya kapansin nyo, pag bumibili kayo ng sapatos or ibang mga electronic, ano, may mga ganito sila. Kasi nga para hindi siya mag-moist sa loob, hindi siya amagin, ganyan, hindi siya pasukan ng mga kung ano-ano. Para tumagal din naman yung unit nyo siyempre. Kumbaga i-absorb nyo eh. Next naman natin is yung charger ko sa mga batteries ko. Ito yung dalawa ko charger. Yan ang ginagamit ko pag nalolobat na yung mga batteries ko. So, ang model niya is LC-E6E. Yan. Kahit yung BBTAR pwede dito ha. Walang problema. Next naman natin yung mga batteries na ginagamit ko na rechargeable battery. Nilalagyan pa siya, oh. Enelon Pro. Yung black, ha, ang gamit ko. Hindi ako masyadong familiar dito sa, ano eh, sa Enelon Pro. Pero, parang mas matagal yata ang lasting ng black kumpara mo sa white. Pero mas maiksi lang yata ang lifespan ng black kumpara mo sa white. Medyo nakakalito na. Basta importante, meron ko yung rechargeable battery, wag yung mga disposable battery. Kasi syempre, gagamitin at gagamitin yan, especially pag mga events. So, kailangan talaga rechargeable yung gagamitin nyo. Ito naman, gumagamit naman ako nitong transmitter ko dito, Botix RS. Pag yung flash ko is, halimbawa nakalagay siya sa softbox, ginagamit ako siya nito para mag-flash yung flash kahit malayo siya doon sa camera. So halimbawa hindi sa bali kasi yung flash kasi di ba nakakabit sa dito ganyan. Hindi, pag gagamitan ko siya na to, kumbaga parang i-channeling ko siya eh. Yung flash na isa nakakabit dito and then itong isang unit nakakabit dito sa camera. So dapat same sila ng channel dito sa receiver. Para pagka pinindot mo yung flash doon sa camera, magpa-flash din siya kahit malayo siya gamit yung receiver. Next is, gumagamit din naman ako ng strap. Ayan. Kapag single unit lang yung gagamitin ko na camera, ito yung ginagamit kong strap. Kung halimbawa guys, malaki yung area ng lugar na pagkukuhanan ng pictures or yung venue ng event is talagang malaki siya. Gagamit ako siya ng dalawang unit. Okay? Para ma-achieve ko yung portraiture tsaka yung candid, ginagamit ako siya ng 70-200. Ngayon, pag dalawa yung unit ang gamit ko, ito yung ginagamit ko na strap. Yan. Tawag dyan ni Hold Fast Money Maker. Camera swag harness. Yan, model niya CS03CP. Yan. So yan, pang dalawang camera talaga yan. Para kang may jumper, kumbaga. Kumbaga sa baril eh, dalawa yung nakasukbit sa bewang mo, ganun. Ito yung gamit ko. Yan. Heavy duty siya.
Very thick yung strap niya. Yan. Solid. So yun, hindi basta-basta mauhulog yung camera mo dito at saka ano ba tawag dito? Metal yung shackle niya. Hindi siya plastic. So pang heavy duty siya. Bali ang kabit niyan dito. Kabit nito dito sa ilalim nitong ano. Pakita ko na sa inyo. Ito. I-hook nyo lang to sa ilalim. Yan. Yun yun siya. Tapos ilalak nyo lang siya. Then, yung isang strap naman niya sa other end naman. Ito. Dito. Dito sa... Dito. Yan. So, kung nakakabit dito, tapos yung isa naman dito sa ilalim. Yan. So, kumbaga double action siya. So, mayroon kang ano dito, may backup ka dito. Siyempre, may backup ka rin naman dito sa ilalim. Kukunin niya sa kanilang dalawa kung just in case na makalas. So, hindi siya basta-basta mahuhulog yung camera mo gaano man siya kabigat. Yan ang maganda dito sa strap na binili ko. Kumbaga heavy duty talaga siya, maasahan mo talaga siya na matibay. Hindi malalagdag ang camera mo. Gaano man siya katagal nakasukbit sa bewak, sa, ano mo, sa katawan mo. That's all for today. Talaga pinakita ko lang naman kung ano yung mga ginagamit kong Papa! Gamit sa aking as a photographer. So, yan lang naman ang gamit ko. Do a shout out! Basta alalahan ninyo lang guys, hindi nyo kailangan bumili ng pinakamahal na unit para lang sabihin nyo sa sarili nyo na isa kayong professional photographer. Yung iba nga kahit nga mahal na nga yung mga gamit, ang output ng mga pictures nila is hindi pa rin maganda. Yung composition nila, yung mga sinasabi nilang rule of thirds, ganyan. Pag-aralan nyo yung mga basic kung paano nyo matutunan yung tamang paggamit ng camera, tamang pag-shoot ng pictures, ganyan. Yung proper cropping, paano mo hatiin yung mga parts ng body ng tao, just in case na makuha nyo sila ng katulong halimbawa mga candid, yanon, paano nyo hahatiin yung... Kasi meron yung mga lines eh. Okay, may mga lines yan. Kung saan nyo dapat hatiin yung picture, saan nyo siya dapat ikakrap, saan nyo siya dapat ikakat. Yun. Kasi halimbawa, puputulin yung kamay, puputul ang paaga, para siyempre hindi naman magandang tignan, puputul yung leeg o ano, whatsoever, ganyan. So may mga proper way yan, paano mo ano. Kaya ang mapapansin nyo sa mga camera, lagi yung merong box yan eh. Merong mga lines yan. So, susundan nyo yung mga guides. Ganon. So, marami pa. Tsaka sa mga editing naman, yan, pag-aralan nyo rin yung editing sa Photoshop. Yan, kung paano yung pag-enhance sa mga picture, paano matanggal yung mga tigyawat, halimbawa, ganyan, mga retouch. Making thumbnail. Oh, yan. I'm making like... So, that's it for today, guys. So, sana may natutunan kayo sa akin. So, yun. So, susunod ulit, ha? Like and subscribe to our channel!